Isa sa mga importanteng hero dito sa Mobile Legends ang mga tank heroes. Pero alam mo bang may mga kwentong hindi mo pa alam tungkol sa mga tank heroes natin? Kung bakit nagkaroon si Grack dito ng kanyang pamalo? Kung bakit napakakunat ni Uranus dito sa Mobile Legends? Ang dahilan kung bakit napakalakas ni Lolita at kung sino ang nagbigay ng kanyang hammer? Ilan lang yan sa mga aalamin natin sa kwento na ito. Kaya bago natin simulan ang video na ito, kung napadaan ka na naman sa channel natin na ito, isubscribe mo na yan at i-hit the notification bell lang sa ganun, maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Ang kwento ni Uranus kung bakit nabuo si Uranus. Sa Celestial Palace, ang isang lungsod na lumulutang sa ere, na ayon nga sa mga balibalita, ang lugar na ito ay ang lugar kung saan nakatira ang mga Diyos. At ayon pa nga sa kanila na ang lugar daw na ito ang siyang susi upang maging isang pinuno sa buong mundo at maging makapangyarihan sa balat ng lupa. Libo-libong taon na ang nakakaraan na ang mga sinaunang taong naninirahan dito ay gumamit pa daw ng sikretong teknolohiya upang gawin at buuin itong isang hero natin dito na si Uranus. At dito nga ay inutusan si Uranus na magbantay sa lugar na iyon upang depensahan ito hanggang sa oras na maitalaga ang bagong pinuno sa lugar na iyon. At dito nga ay binantayan nga ni Uranus ang lugar na iyon na lahat ng mga gustong sumakop doon ay nabigo dahil na rin sa lakas ni Uranus. Na si Uranus nga ay napakakunat at hindi siya tinatablan ng mga atake ng mga kalaban na ito. Pero nagwakas lahat ng iyon nang maitalaga na ang bagong pinuno na naging dahilan upang ma-deactivate ulit itong si Uranus. Ang misyon lang kasi ni Uranus noon ay hintayin niyang may talagang bagong pinuno at kapag meron na ay dito nga ay ma-deactivate ulit itong si Uranus. Mabilis na lumipas ang mga panahon at maganda ang pagpapalakad ng bagong pinuno sa lugar na ito. Ngunit hindi pala yun magtatagal dahil na rin sa isang scholar sa Land of Dawn ang pinag-aralan ang Celestial Palace. Dito nga ay nadiskubre niyang meron palang isang lagusang papasok sa Celestial Palace na pwede nilang gamitin upang atakihin ang lugar na iyon. Mabilis na kumalat ang balitang iyon at dito nga ay dali-daling sumugod ang dalawang miyembro, ang miyembro dito ng Dark Abyss at ang Dawn of Zenith upang lusubin ang lugar na iyon dahil sa naniniwala silang ito nga ang susi upang mamuno sila sa buong mundo. Dito nga, ang dalawang grupong iyon ay nagkita dito sa Celestial Palace. Ang dalawang grupo na iyon ay gustong lusubin itong Celestial Palace at parehas silang gustong mamuno sa lugar na iyon. At dito nga ay nagkasundo silang magharap-harap upang patunayan kung sino ang mas malakas. Kung sino ang magwawagi sa labanan na iyon ay siyang magwawagi sa tronong kinaaasam-asam nila ang paglusob nga dito sa Celestial Palace. Naging matindi ang kanilang labanan at talagang atat na atat silang mapa sa kanila ang Celestial Palace. Sa tindi nga ng labanan nila ay nagpapakawalan na rin sila ng pambihirang enerhiya sa lugar na iyon na siyang bumabalot na rin sa mga ere. Salpukan dito at salpukan doon, labanan dito at labanan doon. Napakatindi talaga ng labanan sa lugar na ito. At sa tindi na rin ng kanilang labanan at salpukan dito ay bigla na lang nakaramdam ang Celestial Palace ng matinding enerhiya. Kaya naman naging dahilan ito upang mag-activate ang defense mechanism ng Celestial Palace na ikinagulat ng dalawang panig na gustong lumusog dito. Dito nga ay nagpakawala ng pambihirang enerhiya ang Celestial Palace. Tinira niya ang kalangitan. Ngunit saglitan lang ay bumalik din ang tirang enerhiya na yon at tumama nga dito sa Celestial Palace. Ngunit ang tinamaan pala nito ay ang matagal na natutulog na si Uranus na napakakunat at talagang kilala sa lugar na iyon. Ang tank na binabaliwala ang atake ng kalaban. At doon na nga nagising na naman si Uranus at dito nga ay nagliwanag ang kapaligiran at nagpakawala si Uranus ng napakatinding enerhiya
na ang gustong sumabog na. At dito ay kinagulat ng lahat kung sino ang hirong ito, kung sino nga ba siya at bakit may taglay siyang pampihirang kapangyarihan. At dito nga ay sumasabog sa katawan ni Uranus ang pampihirang enerhiya na ito, na kapag nadidikit ang mga kalaban ay bigla na lang silang namamatay. Napatulala ang lahat ng gustong lumusob sa lugar na iyon at napatingin sa tank na ito. Sabay sabi ni Uranus, "Umalis na kayo mga manghihimasok." Kasabay nito ang pagtagundong ng ingay na pumalibot sa lugar na iyon. Isang dagundong na nagpapahiwatig na napakalakas ng taong gumawa noon na walang iba kundi si Uranus. At dito nga ay nagsimula na ang matinding labanan. Ipinakita ni Uranus kung gaano siya kalakas. At dito nga ay binabaliwala niya nga talaga ang atake ng mga kalaban, kagaya na lamang sa kwentong kumakalat sa lugar nila. At dito ay naging mabagsik ang isang hero nating si Uranus, na dito nga ay nagawa niya pang manalo sa labanan. Kahit ang kalaban niya ay napakarami, wala siyang tinamong sugat, wala siyang tinamong galos sa lahat ng atake ng kalaban. At dito ay nakita nila na napakalakas nga nitong si Uranus. At sa pag-atake nga ni Uranus ay naitaboy niya ang mga gustong sumako sa lugar na iyon, na naging dahilan upang magsitakbuhan ang mga gustong sumako sa lugar na iyon. Dito ay ipinamalas ni Uranus kung gaano nga ba siya kalakas. At dito ay kinilala itong si Uranus na isa sa mga makukunat na tank hero natin dito sa Mobile Legends, at nagawa niyang ipagtanggol ang Celestial Palace. Ito rin ang dahilan kung bakit napakakunat nga ni Uranus, na kahit maging sa laro natin ay napakakunat talaga ni Uranus. Ito nga ang kwento ng isang tank na ginawa na talagang napakakunat talaga. Walang iba kundi si Uranus. Dumako naman tayo sa isa pang tank na sobrang lakas. Walang iba kundi si Grak. Kung paano nagkaroon si Grak ng pamalong ito, alamin natin sa kwentong ito. Sa kaduluduluhan ng kagubatan, pinakalimlim at walang sino man ang napapadpad doon, ay matatagpuan nga ang pinakalumang kuta ng mga halimaw na nilalang na parang batonga. Walang nakakaalam kung sino ang nakatira dito, at wala rin nakakaalam kung paano nga nagkaroon ng lahing malabato ang katawan. Maraming nagsasabi na ang mga nakatira dito ay inaapo pa ng mga dati pang nakatira doon. Naayon pa nga sa ibang kwento na ang lugar daw na iyon ay mas matanda pa daw kaysa sa Earth, na naging dahilan na rin upang tubuan na raw ng mga damo at mga puno rin ang mga halimaw na batong nakatira dito, na nagiging dahilan upang maipakita na rin sa atin na sobrang tanda na pala ng mga nakatira sa lugar na iyon. Ayon pa nga sa mga balibalita na ang mga halimaw na batong ito ay magkaugnay daw sa Earth at ng mga stone giant daw. Ang itsura pa nga daw ng mga nakatira dito ay magigiliw daw na higanting bato. Napakaamo daw nila na halos lahat daw ng katawan nila ay gawa sa bato. Pero magugulat ka daw dahil ang mga nakatira dito ay may pambihirang lakas. Ito yung dahilan kung bakit napakalakas nga ni Grak, na kapag ginamit natin yung first skill at ultimate dito niya ay talagang napakalakas gamitin. Nasasabi din sa kwento na ang mga higanting ito ay kayang bumuhat ng mga bagay na mabibigat pa. Pero ang hindi alam na karamihan, dahil na rin sa may pambihirang kakayahan at kapangyarihan ng mga ito, ay madalas din silang antukin, na kapag inantok na sila ay nagiging pananggalan nila ang kanilang katawan, na itong katawan nga nila ay may malabatong balat na nagtatanggol sa kanila. At kapag nakatulog nga ang isa sa kanila ay halos kalahating taon silang natutulog, ganun katagal. Hindi sila nagigising habang sila ay natutulog. At kapag inabot na nga sila ng kalahating taon dito at nagising na nga sila, ay napakahirap nilang matulog ulit. Isang araw nga ay nagising ang isang batong nilalang na si Grak. At dito nga ay napansin niya, nasaan na yung mga kasamahan ko? Bakit ako lang ang mag-isa dito kasama ng kanyang fortress? Ito yung bagay na daladala ni Grak kapag siya ay nakikipaglaban. Tanging siya lang ang nasa lugar na iyon at ang mga kasamahan niya ay nawawala na. Pinilit ni Grak hanapin yung mga kasamahan niya, baka sakaling sa ibang lugar lang natutulog, pero wala siyang mahanap dito. Kaya minabuti niyang buhati ng kanyang fortress at maglakbay upang hanapin ang mga kasamahan niya.
At dito nga ay napadpad siya sa Land of Dawn na naging dahilan upang maipakita niya kung gaano siya kalakas. Dahil na rin sa lugar na ito ay usong-uso talaga ang digmaan. At dito nga ay nanatili na ang isang makunat na tank na malakas. Sa Mobile Legends, walang iba kundi si Grock. At ito ang kwento nga ni Grock. Ang kwento ni Lolita. Paanong nagkaroon si Lolita ng armas? Sino ang taong nagbigay nito? Si Lolita ay nakatira sa isang malayong nayon. Nasa lugar na iyon ay napaka mapayapa at maayos ang kanilang pamumuhay. Napakamasayahin pa nga ng mga taong naninirahan dito at talagang tulong-tulong sila at bigayan sa mga pagkain. Hanggang nga sa dumating ang isang araw na hindi makakalimutan ni Lolita ang sugurin ng mga mananakop ang lugar nila. Na ang masasayang tawaran sa lugar na iyon ay napalitan nga ng mga malulungkot na iyak at sigawan. Nagkaroon ng matinding labanan sa lugar nila at nasira ang buong baryo na tila nilamon na nga ng apoy ang mga bahay dito. At ang iba pang nakatira dito ay nakikipaglaban, ipinagtatanggol pa nila ang kanilang bayan. Ngunit wala silang magawa sa mananako. Dito nga ay napalayo si Lolita sa kanyang pamilya. At sa tindi na nga ng labanan ay hindi niya na muling nakita ang kanyang pamilya. Hindi niya alam kung buhay pa sila o patay na. Dito nga ay naging mag-isa na lang sa buhay si Lolita. Tulala siya at pilit na hinahanap pa rin ang kanyang pamilya. Palakad-lakad lang ang kawawang si Lolita at dito ay nanghihina na siya. Dahilan na rin upang bumagsak nga siya. At tila napakabait ng tadhana. Mabuti na lang ay napadaan si Dr. Ronnie sa lugar na iyon. At dito ay nakita niya ang kawawang si Lolita na nanghihina. At dito ay kinuha niya nga si Lolita. Si Dr. Ronnie pala ay isang scientist na magaling gumawa ng mga robot. Dito nga ay dinala ni Dr. Ronnie si Lolita sa Eruditio, ang lugar kung saan sila nakatira. Sa pagtagal ng panahon ay unti-unti na rin nakaka-recover itong si Lolita. Nagiging maayos na rin ang kanyang pakiramdam. Upang ipakita ang pagpapasalamat ni Lolita kay Dr. Ronnie ay nagpa siya si Lolitang ipagtanggol ang lugar na iyon kung saan siya dinala ni Dr. Ronnie. Kaya dito ay sumali si Lolita sa army sa lugar na iyon. Na dito nga si Bruno ang siyang namumuno. Ngunit dito ay wala talagang believe si Bruno sa isang elf na ito kay Lolita. Pero sa pagdaan ng panahon ay unti-unti na rin lumalambot ang puso ni Bruno kay Lolita. Nakita niyang mapapakinabangan talaga nila si Lolita. At dito nga ay napakatapang ni Lolita sa pakikipaglaban upang ipagtanggol ang lugar nila. Humanga si Bruno kay Lolita at dito ay napabilib siya ni Lolita. Kaya naman sa paglipas ng panahon ay naging magpartner nga itong si Bruno at si Lolita sa pagtatanggol sa lugar na iyon. Kaya dumating sa puntong nag-request ng isang armas. Isang armas na makabago na ginamit ang advanced talagang teknolohiya. At dito nga ay kinuha ni Bruno ang isang maso na may pambihirang enerhiya. At dito nga ay ipinagkaloob niya ito kay Lolita. Ito yung dahilan kung bakit napakalakas ng hammer dito ni Lolita at napakalakas niya sa Mobile Legends. Kung bakit palagi tayong nai-stand dito. Ito pala yung dahilan dito. Si Bruno pala ang nagbigay kay Lolita nito. Ito yung naging dahilan upang lalong lumakas din si Lolita. At sa pagtagal na nga ng panahon ay na-master na nga ni Lolita ang paggamit ng armas na ito. At dito nga ay nakilala na ang pangalang Lolita, isang tank na malakas, isang killer tank dito sa Mobile Legends. At meron ka pa bang gustong ipakwento dito sa atin, i-comment mo lang yan below mga kaloko. At sa mga hindi po subscribe ng channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at i-hit the notification bell nang sa ganon, magiging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Salamat sa panonood mga kaloko.